Magandang araw mga bata! ESP time na! Halina't makinig at matuto! Ako si Sir Gilbert Lara, ang inyong guro sa ESPA. Noong nakarang linggo ay tinalakay natin ang Aralin 4 na may paksang komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Dito ay nalaman natin ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatibay ng samahan ng bawat miyembro ng pamilya. Ngayon naman, idadako tayo sa Aralin 5 na may paksang ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya. Tara, pag-usapan natin! Ang tao ay hindi lamang binubuo ng katawan at espiritu. Siya ay isang panlipunang nilalang, likas na kaugnay ng iba pang tao. Hindi siya ipanganganak o mananatiling buhay, kundi sa pamamagitan ng ibang tao. Ang pagpagliig sa ibang tao ay bahagi na ng kanyang pagiging tao. Yan ay batay kay Xi, 1990. Ito'y nangangahulugan na ang tao ay sinilang at nilikha ng Diyos sa mundong ibabaw para mabuhay na hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan. Ang tao ay nilikha para makiangkop sa kapaligiran at sa mundong kanyang ginagalawan. Tayo bilang tao ay hindi mabubuhay kung hindi tayo makikisalamuha at makikibagay sa ibang tao at sa iba pang nilikha ng Diyos na may buhay. Nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng komunikasyon sa bawat isa, lalo't higit sa usapin na panlipunan at pampolitikal. Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa pang-araw-araw. Ang bawat pamilya ay nararapat na makibahagi sa mga gawain at usapin patungkol sa lugar ng kanilang pinagbibilangan. Dapat din na pairali ng pagbibigayan sa bawat isa upang sa ganun ay mas maging maayos ang samahan at pamumuhay ng bawat pamilya. At ngayon naman ay tutungo tayo sa pagtatalakay ng papel ng pamilya sa lipunan. Ang una sa listahan ng papel ng pamilya sa lipunan ay ang pagiging bukas palad. Ang pagiging bukas palad ay may papakita ng pamilya sa pamamagitan ng mga gawaing panlipunan. Maaari itong makilahok sa mga samahan na voluntaryong naglilingkod sa pamayanan o kaya tumutulong sa mga kapuspalad. Higit sa lahat, dapat na tumulong ang pamilya sa mga nangangailangan na hindi naabot ng tulong ng pamahalaan. Isang halimbawa ang mga pamilyang nagbukas ang kanilang mga tahanan para sa mga naapektuhan ng pagbaha at mga sakuna at gayon din ang pandemya. Marami ang mga pamilyang ito na hindi nagdadalawang isip at buong pagtitiwalang pinapatuloy ang mga kapitbahay na kumakatok sa kanilang mga pinto at mga puso. Ang pangalawang papel na dapat gampanan ng pamilya sa lipunan ay ang pagbabayanihan. Ito ay hindi na bago sa ating mga Pilipino. Isa ito sa pinagmamalaki nating pagpapahalagang Pilipino. Naipapakita ang pagbabayanihan ito sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa isang kapitbahayan ay hindi na bago ang pagbibigayan mga ulam, lalo't may okasyon. Ang pagbibilin sa mga anak sa kapitbahay kung walang magbabantay ditong kapamilya at ang pagpapahiram ng mga kagamitan sa bahay sa mga kapitbahay. At ang pangatlo ay ang pangangalaga sa kalikasan. Bilang parte ng pamilya, gampanin natin ang pangalagaan ng ating kalikasan. Dahil dito tayo kumukuha ng mga pangunahin nating pangangailangan gaya ng pagkain. Hindi ito pangangalagaan at pahalagahan. Maaaring mawalan tayo ng pagkukunan ng ating mga pangailangan at pangkabuhayan. May papakita natin ang pangangalaga sa ating kalikasan sa maraming paraan. Pero may mga dapat unahin at taglayin ang bawat pamilya. Isa na dito ang pagkakaroon ng sariling disiplina at edukasyon sa sarili para may sa buhay ang tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ngayon naman ay dadako tayo sa papel na pampolitikal ng pamilya. Dapat pagibayuhin ng bawat pamilya ang pangangalaga at pagbabantay sa mga karapatan at tungkulin ito dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon.
At narito ang iba't ibang karapatan ng pamilya na dapat matamasa at pairalin. Tara, tunghaya natin! Ang una ay ang karapatang umiral at magpatuloy bilang pamilya o ang karapatan ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap, na magtatag ng pamilya at magkaroon ng sapat na panustos sa pangangailangan nito. Anuman ang estado ng pamilya sa lipunan, nagmula man sa mahihirap at mababang uri o nagmula ka man sa mga pamilya na may gintong kutsara sa bibig, lahat ay may karapatan na bumuo at magtaguyod ng sariling pamilya at karapatan nilang itaguyod at sustentuhan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. At ang pangalawa ay ang karapatang isakatuparan ng kanyang pananagutan sa pagpapalaganap ng buhay at pagtuturo sa mga anak. May tuturing na pamilya kung ang pagmamahal ang nabuo sa pagitan ng ama at ina ay magbubunga ng mga sukdin. At bilang mga magulang, sila ang gagabay at magtataguyod sa mga ito hanggang sa kanilang paglaki. Ang mga magulang ang siyang mag-aakay sa kanilang mga anak upang matutunan ang mga mahalagang bagay, mga kasanayan, pagpapahalaga at berto na dapat taglayin ng kanilang mga anak. Ang pangatlo ay ang karapatan sa pagiging pribado ng buhay mag-asawa at buhay pamilya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat malaman ng madla o ng ibang tao ang bawat galaw at kilos mo, maging ang buong pagkatao nyo. Kailangan pa rin ang pribadong buhay, lalo na sa mga bagay na dapat kayo lamang ang nakakaalam at dapat makaalam. Ang pang-apat na karapatan ay ang karapatan sa pagkakaroon ng katatagan ng bigkis at ng institusyon ng kasal. Dito ay mas napapagtibay ang samahan ng pamilya kapag ang mga magulang ay mayroong katatagan sa pagbibigkis ng kanilang pagmamahalan at nabasbasan sa simbahan. Bago bumuo ng pamilya o mga anak, kinakailangan ng mga magulang ay mag-iisang dibdib sa harap ng simbahan upang mas mapagtibay ang kanilang pagmamahalan. Lahat ng tao o pamilya ay may karapatang mapagtibay ang kanilang pagmamahalan sa tulong ng institusyon ng kasal. Ang panglima ay ang karapatan sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapalaganap nito. Ang bawat pamilya ay may karapatan tungkol sa kanilang paniniwala sa Diyos at ipahayag ito sa kapwa at sa maraming tao. Lahat ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan, kaya't nararapat lamang na ito ay ating respeto at igalang. Ang pang-anim ay ang karapatang palakihin ng mga anak ayon sa mga tradisyon, pananampalataya at pagpapahalaga sa kultura sa pamamagitan ng mga kailangang kagamitan, pamamaraan at institusyon. Tayo ay namulat sa mga iba't ibang tradisyon at paniniwala na hanggang sa ngayon ay patuloy na pinamamalas at ginagamit. Bilang mga magulang, nararapat lamang na ibahagi nila sa kanilang mga anak ang kanilang mga nakagawi ang mga paniniwala, kultura at tradisyon upang sa ganun ay lumakas sila na bitbit ang mayamang tradisyon at kultura ng bansa na maaari din nilang isalin sa mga susunod pang henerasyon. Ang sumunod na karapatan ay ang karapatan, lalo na ng mga may sakit, na magtamo ng pisikal, panlipunan at pampolitikal at pang-ekonomiyang seguridad. May mga karapatan ng bawat pamilya, lalo na ang mga taong may sakit, na magtamasa ng nararapat na benepisyo at seguridad para sa kanilang mga kalusugan. Lalo na sa panahon ngayon na nakararanas tayo ng malawakang pandemya, mahalaga na ang bawat pamilya, mahirap man o mayaman, ay nabibigyan ng atensyon sa usaping medikal at kalusugan. Ang pangwalo naman ay ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay ng pamilya. Alam naman natin na ang tahanan ay kabilang sa mga unang pangangailangan na dapat magkaroon ng isang pamilya. Ito ang magsisilbing proteksyon at panlaban natin sa anumang mga banta dulot ng panahon at maging ng mga peligro na maaari nating maranasan. Ang tahanan ang ating magiging kandungan kung saan tayo bubuo ng mga magagandang samahan at maayos na pamumuhay. Ang sumunod na karapatan ay ang karapatan upang makapagpahayag at katawanin ng mga mambabatas o asosasyon sa harap ng mga namamahala o namumuno kaugnay ng mga usaping pang-ekonomiya, panlipunan o kultural.
Bilang kasapi ng pamilya at bilang bahagi ng lipunan, may karapatan tayong makilahok sa mga grupo at samahan at maging isang leader ng samahan na may layuning makatulong sa pagsasaayos at patuloy na pagpapaunlad ng pamayanan. Ang sumunod na karapatan ay ang karapatang magbuo ng asosasyon kasama ang ibang pamilya at samahan upang magampanan ng pamilya ang mga tungkulin nito ng mas karapat-dapat at madali. Bilang kasapi ng pamilya, mahalaga na magkaroon tayo ng karapatan na ihayag ang ating mga salubin, ideya at mga hinain sa pamamagitan ng pagbuo ng grupo o union na naglalayo na maging maayos ang pamamahala sa ating ekonomiya at lipunang ating ginagalawan. Ang sumunod na karapatan ng pamilya ay ang karapatang mapangalagaan ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga institusyon at batas laban sa mapanirang droga, pornografiya, alkoholismo at iba pa. Itinuturing natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan kaya't nararapat lamang na sila ay gabayan ng mabuti at ihatid sa tamang landas. Nararapat din na sila ay bigyan ng sapat na edukasyon at kaalaman hinggil sa mga dapat nilang gawin at mga dapat iwasan upang sa gayon ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ang sumunod na karapatan ng pamilya ay ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang, iyong nakatutulong sa pagpatatag ng mga pagpapahalagang pampamilya. Karapatan ng bawat pamilya na magkaroon ng sapat na oras para gumawa ng mga gawain na kapaki-pakinabang at nakalilibang. Mas mainam kung ang mga gawain ito ay sama-samang ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya upang sa gayon ay mas lalong tumibay ang samahan ng bawat isa. Ang huling karapatan ng pamilya ay ang karapatan ng mga matatanda sa karapat-dapat na pamumuhay at kamatayan. Ang mga miyembro ng ating pamilya, lalo't higit ang mga matatanda, ay nararapat lamang na mabigyan ng sapat na atensyon at pag-aalaga upang mas lalong mapagbuti ang kanilang kalusugan. Nararapat din na sila ay bigyan ng sapat na burol at maayos na libingan sa oras ng kanilang kamatayan. Tandaan, dapat pagibayuhin ng bawat pamilya ang pangangalaga at pagbabantay sa mga karapatan na tungkulin nito dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Ang pagsasabatas ng diborso, pagpapalaglag o aborsyon at materialismo ay ilan lamang sa mga sumisira sa pangunahing institusyon ng lipunan. Kung tuluyan ang masisira ang pamilya, mawawala na rin ang tunay na kanlungan ng moralidad. At dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa ating paksa. Sana ay mayroon kayong natutunan at may tumatak sa inyong mga isipan. Muli, ako si Sir Gilbert Lahara. Maraming salamat!